solving problems involving parallelogram, trapezoid, and kite. Danny's Eddie Corner. Narito ang unang problem na ating isosolve. Find the height of a parallelogram with a base of 12 cm and an area of 60 square centimeters. Sa problem na ito, ang hinahanap natin ay ang height ng ating given parallelogram. Sa illustration na ito, ito ang height ng ating parallelogram at ito ang ating hahanapin, given ang base at ang area. So una, ano ba ang formula na gagamitin natin para makuha ang height? Gagamitin natin ang formula to get the area of a parallelogram, which is A, or area is equal to base times height. Since mayroon tayong given na area at base, itong mga ito ang gagamitin natin upang makuha ang height or measurement ng height ng given parallelogram. So, i-substitute lamang natin ang mga given. So, we have 60 para sa area is equal to ang base, gawin nating 12 times the height na hinahanap pa natin. Next, for us to get the value of h or yung height, kailangan syempre nating mag-divide both sides ng 12 or mag-multiply both sides of the equation ng 1 half. So, let's simply divide both sides by 12. Ang target natin ay maging 1 ang numerical coefficient ng h. So, 12h divided by 12, this will be 1. So, meron tayong 1h or h na lamang. And then, 60 divided by 12, that is equal to 5. So, h or yung height na hinahanap natin is equal to 5 centimeters. Narito ang susunod nating problem na isosolve. Find the area of a rectangular garden if its perimeter is 36 meters and its length is 10 meters. Suppose ito na ang ating illustration ng rectangular garden. So, mayroon tayong given na perimeter which is 36 meters at ang length ng ating rectangular garden is 10 meters. Hinahanap ang area. So, para malaman natin ang area, kailangan syempre natin ang dimensions na length at saka width. So, wala pa tayo ditong given na width. Hahanapin pa natin yon. At ang gagamitin natin para mahanap ang width ng given rectangular garden ay yung perimeter at yung given length. So, ano ba ang formula to get the perimeter of a rectangle? Correct, i-add lamang natin ang dalawang length at ang dalawang width. So, maaari natin gamitin ang equation na perimeter is equal to twice the length plus twice the width. And then, after nating makuha yung width, makukuha na natin yung area ng rectangle, kung saan yun nga yung hinahanap dito sa ating problem. So, let's start by substituting the given values dito sa ating equation ng perimeter. So, P or perimeter is equal to 36. Palitan muna natin yung P ng 36 is equal to 2 times yung L, palitan natin ng given length which is 10. Okay, so the product of 2 and 10 plus twice the width. Okay, since wala pa tayong given a width or W, dito muna yan, W muna siya. Okay, next, isimplify muna natin ang ating naging equation. So, kopyahin muna natin ang 36 and then equals 2 times 10, that is equal to 20. Plus, kopyahin muna natin yung 2W. Next, kailangan yung mayroong variable lamang ang maiwan dito sa right side ng ating equation. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng addition property of equality. Since this is positive 20, mag-add tayo both sides ng negative 20. So, this will become 36 minus 20, which is equal to 16. And then, 20 minus 20, this is 0. And then, 2W na lamang yung maiiwan. So, ang goal natin, maging W lang ang naandito sa isang side. So, kailangan nating mag-multiply both sides ng 1 half or simply divide both sides by 2. So, 2W divided by 2. So, this will become 1W or simply W is equal to 16 divided by 2, that is equal to 8. So, we have 8 is equal to W. Pwede rin namang W is equal to 8. Therefore, mayroon na tayong width. Nakuha na natin yung width ng ating given rectangle. Makukuha naman natin ngayon kung ano yung area. Okay? Kasi meron na tayong length at saka width. So, by substitution, area is equal to yung 10 na given length times yung nakuha nating width, which is 8 meters. So, 10 meters times 8 meters, that is equal to
80 square meters. Therefore, the area of the rectangular garden is equal to 80 square meters. Isolve naman natin ang problem na ito. One side of a kite is 5 centimeters less than 7 times the length of another. If the perimeter is 86 centimeters, find the length of each side of the kite. To solve that problem, kailangan natin syempre gamitin ang equation para sa perimeter. So we have here an illustration. Gumawa muna tayo ng illustration ng kite. So kung makikita natin, syempre sa isang kite, mayroon tayong adjacent sides na congruent. So dito, yung isang side, yung mas maiksing side, that is A, of course, equal sila dito, kaya pareho silang A. Now, yung mas mahabang side, minark natin siya as B, okay, na-represent natin as B. Tapos, nakalagay kasi dito sa given, one side of a kite is 5 centimeters less than 7 times the length of another. So, kung ang A, yung isang side natin, yung B, maaari natin gawin yan na 7 times A, okay, the product of 7 and A minus B, kasi nakalagay 5 centimeters less than 7 times the length of another. So, ito yung length nung another side, yung A. So, yung B, this is equal to 7A minus 5, okay? Ngayon na represent na natin yung bawat side, okay? Yun nga, we have A, tapos instead of B, gagamitin muna natin is 7A minus 5. So, yun ay according dito sa ating given. So, dito sa perimeter, may papalit tayo dyan, which is 86 centimeters according dito sa ating given problem. So, 86, palitan natin yung perimeter ng 86 is equal to twice the length of our first side, yun yung A, plus twice the length of the other side, yun nga yung 7A minus 5. So, remember, yung B na length ng isang side is pinalitan muna natin ng 7A minus 5. Okay, so we have here 2A plus twice nitong 7A minus 5. Ayusin muna natin ang ating equation. So magkakaroon tayo ng 86 is equal to 2 times A, that's 2A, plus 2 times 7A, distribute natin, that is 14A, 2 times negative 5, that is negative 10. And then, combine like terms. Unahin muna natin itong nandito sa right side. Kopyahin muna natin yung 86 dito sa left side. So, 2A plus 14A, since pareho yan ng term, so we have 16A, kopyahin natin yung negative 10. So, we have 86 is equal to 16A minus 10. Next, kailangan nating ma-eliminate naman dito yung negative 10. Kasi ang goal natin, yung may variable, ay nakabukod dito sa isang side. So, kailangan nating gumamit ng addition property of equality. Kailangan nating mag-add both sides ng positive 10. Since ang inaalas natin is yung negative 10. Okay, so magkakaroon tayo dito ng 86 plus 10, that is 96. And then, kopyahin natin yung 16A. Tapos, negative 10 plus 10, that is equal to 0. So, ito na yung ating panibagong equation. So, para makuha natin yung A, target natin is maging A lamang, yung nandito sa right side. Mag-multiply tayo both sides ng 1 over 16, or mag-divide tayo both sides ng 16. So, 96 divided by 16, that is equal to 6, and then 16A divided by 16, ito po ay magiging 1, so A na lamang siya. Or, we have A is equal to 6. So, since mayroon na tayong value ng A, alam na natin yung measurement ng isang side. So, yung isang side ng kite measures 6 centimeters. Now, ano naman ang magiging measurement ng isa pang side? Okay? So, we have here 6, tapos yung kabila na kakongruent niya, 6 din. Paano naman yung dalawa pang natitirang sides na congruent? Okay? So, since we have here B is equal to 7A minus 5, palitan lamang natin yung A ng nakuha natin, which is 6. So, magkakaroon tayo dito ng product of 7 and 6 minus 5. So, 7 times 6, that is equal to 42. Minus 5, so we have 37. So, ang measurement ng ating pangalawang side ay 37 centimeters.
So, ano ang magiging answer natin dito sa ating problem? Nakalagay, find the length of each side of the kite. So, ang nakuha nating length ng side, we have 6 centimeters, okay? Congruent syempre dito sa isa pa, ka-adjacent ng 6 centimeters. So, 6 centimeters din ito. And then dito, sa mas mahaba na sides, we have 37 centimeters. Subukan nating isolve ang huling problem. One base of a trapezoid is 8 centimeters less than thrice the other. If the median measures 12 centimeters, what is the length of the longer base? So dito sa ating given, gumawa muna tayo ng illustration ng ating trapezoid. So according to our given, yung isang base natin, represent muna natin yan gamit yung variable na x. So ang sabi dito, yung isa pang base ay 8 centimeters less than thrice the other. So kung yan ay gagawin nating expression, we have 3x minus 8. So ito ay 8 centimeters less than thrice the other base. So tandaan natin, yung isang base ay x. So kaya gumamit tayo dito ng x sa isa pang base. Ngayon na na-represent na natin yung bawat base, gagamitin naman natin yan pang substitute dito sa ating given equation. So, gamit ang median theorem, median, the length of median is equal to half of the sum ng dalawang bases natin. So, median, may given tayong measurement, we have 12 centimeters. So, lagay lamang natin dito sa median, we have 12. Is equal to, kunin muna natin yung mga ginawa nating representations ng bawat base. So again, pwede nating gawin na base of 1 plus base of 2 all over 2 yung ating magiging expression sa kabilang side. Instead of 1 half times base of 1 plus base of 2. Pareho lang yan sila. Okay? So yung ating unang base, which is x, inilagay na natin dito. Plus, yung pangalawang base, ano ba yung pangalawang base natin? We have 3x minus 8. Kasi nga, 8 centimeters less than thrice the other base. Okay? So, all over 2. Next, para mas mabilis nating masolve ang ating equation, dito, para ma-eliminate natin yung ating denominator na 2, or ma-cancel natin, mag-multiply tayo both sides ng 2. I-divide na natin, 2 divided by 2, this is equal to 1. Okay, kaya magkakaroon lamang tayo ng x plus 3x minus 8. Kopyahin na lamang natin yung nasa numerator. Tapos 12 times 2, that is equal to 24. Next, combine like terms, kopyahin natin yung 24. And then x plus 3x, itong x may numerical coefficient na 1. Kaya 1x plus 3x, that is 4x. Kopyahin natin yung minus 8. Since we have here negative 8, mag-add tayo both sides ng positive 8 para ma-eliminate natin itong negative 8 dito sa right side. So, addition property of equality. Ayusin na natin ang ating equation, 24 plus 8, that is equal to 32. And then 4x, kopyahin labang natin, negative 8 plus 8, 0 na ito. So, ang ating equation ay 32 is equal to 4x. Now, kailangan x lamang yung matira dito sa isang side ng equation. To do that, kailangan 1 lang yung ating numerical coefficient dito. Kailangan nating mag-multiply both sides ng 1/4 or mag-divide both sides ng 4. So, divide natin, 32 divided by 4, that is equal to 8. Tapos, 4x divided by 4, that is equal to x. So, 8 is equal to x or x is equal to 8. Okay? Now, may value na tayo ng x. Ang tanong dito sa ating problem is what is the length of the longer base? So, ibig sabihin, yung isang base natin, since base sub 1 or yung unang base natin is equal to x, ang measurement ng unang base ay 8. Kung ano yung nakuha nating value ng x. So, yun yung unang base natin, 8 centimeters. Paano naman natin makukuha yung length ng pangalawang base? So, we simply substitute yung nakuha nating value ng x dito sa base sub 2. So, we have 3x minus 8. Sabi natin, yun yung base sub 2. Ang gagawin natin is, ipalit natin yung 8 dito sa x. So, magkakaroon tayo ng 3 times 8. Okay, yung product nito, babawasan natin or magsusubtract tayo dyan ng 8. So, 8 times 3, that is equal to 24. And then, minus 8,
base of 2 is equal to 16, or yung pangalawang base natin is equal to 16. Therefore, the length of the longer base is 16 centimeters. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-hit ang bell button para sa marami pang videos.